Yo, what's up guys? Welcome back to my vlog. So ngayon, may sincere naman tayo makabukmay na Kawasaki Fury. Ayan, i-convert natin ang disc brake yung kanyang likod ng pang-swayim na mags. Ayan, ito gagamitin natin na mags yung pang-swayim na para i-tubeless na yung kanyang gulong. I-share ko sa inyo kung paano mag-convert ng Fury sa pandikod. So, meron tayong half plans na charim. Ito yung gagamitin natin na pang lagay dito sa kanyang ano, para sa display. Yan, bali kinalasan natin mga buknoy yung gulong niya. Ay, hindi na natin pinakita. Yan, kinalasan natin yung gulong. Ito yung ipapalit natin yung pang swayin na mags. So, mag-convert tayo mga kabuknoy. Ang gagawin natin, magbutasan lang natin ito yung apat dito sa likod. So yan. Yan, bali binutasan ko na ito. Yung apat. Baka natin dito magbutasan natin ito dito. Yan, magbutasan natin ito mga kapukmay. Yan, sisir ko sa inyo kung paano mag-disbrake ng Kawasaki Fury. Paano masabi? Yan, nabutasan na natin ito. Ang gagawin natin, bubutasan din natin itong hub niya. So mga kabuknoy, binaliktad natin yung mags dito sa may damper natin ni Pisto yung plans hub para butasan natin. Nabutasan na natin yung hub nya. Yun, bali ito na yung binutas natin na apat. Saka natin babalik na rin mga kapuknoy. Yun, ito gagamitin natin na bolt dito sa kanyang plus hub. Ito yung tutorial natin. Yo, kung napapansin mga kabuknoy, swabe-swabe lang kasi pinaturno natin itong ano, plans hub niya, yung kabitan ng disc brake. Yo, saka natin kabit yung bolt. Alin? Di mana obra yun? Paano yung turunjuan? Paano yung turunjuan? Yan may ano niya? Butterfly. Kaya nakabit na natin yung apat na bolt. Saka natin ito tornilyohan dito mga kabuknoy. Yung kung napapansin mga kabuknoy, nakabukod yung tornilyo niya para sa display. Basta magtanggal kayo ng display, hindi siya sasama. O di may madi-disalign yung pagka-align ng ano, disc. Two thousand years later.
Dahil mga kabuknay, naturnilyo na natin yung apat na ano. Nakabit na natin yung apat na turnilyo dito sa hub plugs nya. Yung papapansin mga kabuknay, nakabukod yung para sa display. Dahil mga kabuknay, ipare-repeat natin to. Tapos ito papatanggal na rin natin. Ipapantay natin to para yung disc nya walang giwang. Yan, dito natin lalagay yung master pump sa may gilid nya, sa may cover ng chassis. Tanggal natin yung cover. Ito yung ipapalit natin dun sa ano. Ito yung kakabit natin na master pump. Yung pang Raider 150. Kabuknay, dito natin lalagay yung master pump natin sa may chassis na sa gilid. Yan, maglalagay tayo ng flat bar dito para sa turnilyo nya. Yan, nakagawa na natin yung bracket. Ito yung lalagay natin dito sa kanyang chassis. Yan, kabuknay, saka muna natin ispat yung bracket natin. Kaya mga kabuknay, na-spot na natin yung isang bracket. Gagawa pa tayo isang bracket para dun sa pambaba. Ayan, gumawa na tayo ng isang bracket pa para dito sa pambaba. Yun, turun yung mga natin para i-win na natin mga kabuknay. Diyan sa akin, Jake, para pa sa rin, Jake. Saka natin i-wielding muna kabuknay. So, tanggalin muna natin saka i-pull wheel. Yun, saka natin i-pull wheel sa pagka-wielding. Kaya mga kabuknay, na-pull wheel din natin. Saka natin kakatingin dito yung sa may baba. Para dito tayo mababa, lalagay ng bracket.
para doon sa master pump. So yung kabuk, naikatingin muna natin to sa may kanyang brake rod, yung sinasabitan gamit ang acetylene. Dahil mga kabuk ngayon, nakatingnan natin. Yan, saka natin kakabit ulit yung master pump. Yan, kabit na natin yung master pump para may mounting natin yung sa may pedal niya. Nakabitan natin yung master pump. Saka tayo maglalagay ng bracket para doon sa push rod. So mga kabuk, dito tayo naglagay ng bracket, yung dalawa. Ito yung para sa push rod. Yan, dito natin tinap. Para sa push rod, punta dito sa taas. Kinating na rin natin dito yung sa may baba. Yan, kinating na rin natin, dito na tayo naglagay. Saka natin ipupuloy dito para sa push rod. So mga kabuk, ito na yung pinamachine shop natin para pantay yung ikot ng disc plate. Pinamachine natin to, saka pinatanggal niya yung stopper para pag magtanggal kayo ng bearing, hindi na kakalasin yung flange hub para hindi na ma-disalign yung pagka-reface. So yan, saka natin sasalpakan mga kabuk na yung disc plate. Ako lang din. Ikaw lang din. Single larawan ko lang din. Yan, saka natin kakabit yung disc plate. Yeah, wala pa pa si mga kabuk na, nakabukod yung tornillo para sa disc plate. Kahit kalasin niyo yung disc plate, hindi siya nagbabago yung disalign, ay align niya. Kasi naka-separate yung flange hub tsaka yung disc plate. Ayan, nakabit na natin yung apat na bolt. Ayan, nakabuknoy. Kung napapansin nyo, nakabukod na yung apat. Dahil mga kabuknoy, nakabit na natin yung gulong. Ito na yung disc na kinabit natin. So yan, papaganahin na lang natin yung preno nya.
Yan, saka natin i-bleed mga kabuknoy. Kuha ka ng brake fluid doon, Dick. Dito, anong formula na ito, dosi? Alin? Dosi. Tre. So yun mga kabuknoy, na na-bleed na natin yung pre, no? So yan. Yan, i-piste nyo natin, pabanda rin natin mga kabuknoy. Papatakbuhin na natin yung ginawa natin this. So yan, yung kakabit na lang yung kalina.